Bagsak balikat ang binata. Nag-aalangan nitong kinuhang mga damit at isinuot. Pinanood niyang isuot nito ang panloob. Palihim siyang natawa nang makita kung gaano yon kakipot sa binata. Hindi niya alam kung nakakahinga pa ba ito. Sinunod nito ang bestida. Gusto niyang humagikik sa tawa dahil para itong imbutidong nasiksik sa napakasikip na foil. At halos hindi makahinga. Nakakadiri itong tingnan sa suot na bestida. Habang ang katawan nito ay mayabang na humahapid sa bawat sulok ng kasuotan. Happy? Sarkastiko nitong sambit. Napangisi siya. That's what you get for walking naked. I told you, I don't have clothes. Kung sana ay sinabi mo na mas maaga na dito ako titira, edi sana'y nakapag-impake ako. Mahina siyang natawa. Mukhang nagkapalit sila ng binata ng mood sa mga oras na yon. Siya na ngayon ang natutuwa at ito naman ang napipikon. Okay, manang, biro niya. Ibigay mo sa akin ang susi mo at ako mag-iimpake ng gamit mo. Inis itong nagtungo sa silid. Pagbalik ay dala na nito ang susi at ibinigay sa kanya. Bilisan mo, ayokong manatili sa ganitong itsura. Why? Looks good on you. Sumama ang tingin nito sa kanya. I look like a walking burrito. Natawa siya. Iniwan niya ito at muling pumasok sa kanyang silid upang magpalit ng damit. Paglabas niya ay hindi na niya nakita ang binata. Hindi niya na ito tinawag pa nang lumabas siya. Marahil ay hindi ito natutuwa sa itsura. Tumungo siya sa apartment building kung saan naroon ang kanilang apartment. Naglakad siya papasok sa elevator at pinindot ang open button at pumasok nang bumukas iyon. Muli niyang pinindot ang close, saka pinindot ang floor ng kanilang apartment at hinintay na makarating roon. Nang bumukas ang elevator ay siya namang paghakbang niya palabas. Natigilan siya nang makitang may babae sa harap ng pinto ni Norman at ubos pa sel siyang pumipindot sa doorbell nito. Pinasadahan niya ng tingin ang nakatalikod nitong katawan. Sa kanyang memorya rumihistro ang babaeng nakita niya sa bar na kasama ng lalaki. Ang kulay ng buhok, kung paano magsuot, at ang uri ng galaw nito. Via, taas noon niya itong nilapitan. Excuse me? Inis na humarap sa kanyang babae. Ang isa nitong kilay ay nakataas. Tulad ng huli niya itong makita ay pulang-pulang labi nito. Ang mga pisngay animoy sinampal ng todo. What? Singhal nito sa kanya. Do you need anything? Why do you care? Because you were in front of my door. Sarkastiko itong napamaang sa kanya, lalong nagtataray. Are you serious? This is my boyfriend's apartment. Bulag ka ba? Can't you see it is for sale? Ako ang nakabili ng apartment na to. Ipinakita niya ang susi. And this is the proof of it. Where is he? At my house. Gusto niya sanang sabihin. Hindi ko alam. The last time I saw him, parang nagmamadali siya. Don't know why exactly. Pinasadahan muli niya ng tingin ng babaeng nasa harap niya. But now I know. Nagtatagis ang bagang nito. Ang mga mata ay nanlilisik. Anumang oras ay malapit na siyang tuklawin. Anong ibig mong sabihin? Kahit naman sino siguro kung magkaroon ng ex na humahabol, I am sure magtatago ako. Why you? Akma siya nitong susugurin. I am a lawyer. Natigilan ito. If you ever lay a single hand on me, you'll regret it. Nagbabanta ang kanyang tini. Now get out of my way. Tumabi naman ang babae ngunit naroon pa rin ang panlilisik. Hindi na niya ito tinapunan ng tingin. Binuksan niya ang pinto nito saka pumasok. Bumadha sa kanyang ilong ang panlalaking amoy ng buong apartment. Hindi yun masama. Hindi rin makalat ang bahay. Lahat ay nasa sino. Animoy hindi lalaki ang nakatira. Nagtungo siya sa kwarto nito. Saka naghanap ng bag na paglalagyan ng mga damit na kanyang dadalhin. Wala siyang balak na hakutin ang buong cabinet nito. Kaya naman kinuha na lang niya yung mga gagamitin nito araw-araw. Gosh! Reklamo niya ng mabigatan sa bag na hawak. Nasa ganung sitwasyon siya nang mahagip ng kanyang paningin ng isang libro na nakapatong sa side table nito. Dala ng curiosity din naglakad siya palapit roon. Noon niya napagtantong hindi yun libro. Isa iyong notebook na may makapal na cover. At mukhang libro kung titingnan sa malayo. Dala muli ng curiosity ay binuklat niya ang unang pahina. My diary in prison. Yun ang nakalagay doon. Para siyang kinilabutan. Sa mga sandaling yun ay parabang nagising siya sa hindi maipaliwanag na katotohanan. Makikipagniig siya sa isang kriminal. At wala man lang siyang ideya. Habang ito ay alam na ang buong buhay niya.
Siya naman ay nangangapa sa kung anong tunay na pagkatao nito. Napalunok siya. Hindi pa rin mawala ang kilabot sa buong katawan. Para bang may hangin na dumaan sa kanya na nagpatayo ng buo niyang balahibo. Hindi siya makapaniwalang naging preso si Norman. Inilipat niya sa susunod na pahina. Binasa niya iyon. Lahat-lahat ng mga pinagdaanan ng binata sa isang araw ay nakasulat roon. Enough! Isinara niya ang diary at hindi na nagpatuloy pa. Sa huli, iniwan na lang niya ang gamit na dapat sana'y dadalihin niya sa binata. Salamat. Aniya kay Cole na siyang nagdala ng kanyang mga damit sa bahay ng dalaga. Maaga na nang ito'y makuha ni Cole dahil gabi na niya ito natawagan upang makiusap. Hindi kasi umuwi ang dalaga, kaya naman ito nang nagdala para sa kanya. Hindi nito napigilan ang matawa nang makita ang itsura niya. Bagong tuli ka ba? Boss, at bakit ganyan ang suot mo? Sumama ang kanyang muka. No, wala lang akong damit na maisuot. Pasok ka. Aya niya kay Cole. Hindi niya nga iyon bahay, pero hindi maganda na hindi niya patuloyin si Cole roon upang bigyan ng merienda. Akala ko ba'y sa boarding house ka natutuloy? Nababasa ang pagkadismaya sa tono ni Cole. Boss, ito bang bahay mo? Hindi. Kaninong bahay na to? Nasa paligid ng bahay ang buong paningin nito. Suminghal siya. Huwag ka ng maraming tanong. Aniya saka bumaling sa bag na dala ni Cole. Bakit parang ang dami mong nilagay dyan? Namamanghang bumaling sa kanya si Cole. Hindi ba ikaw ang nag-impake nito? Nakita ko lang kasi sa kwarto mo. Marahil ay si Harley na nag-impake niyon. Baka may inasikaso itong kaso at hindi siya natawagan upang ipaalam ang nangyari. Kung ano man ang dahilan nito, hindi niya alam. Napabuntong hininga siya. Nakaramdam siya ng pag-aalala. Hindi ito nauwi sa bahay nito at hindi siya nito tinawagan man lang. Mauuna na ako. Nagising siya mula sa pag-iisip. Gusto man niyang makausap muna si Cole ay tumango na lang siya. Sunod ka na lang, mamaya na kasing promotion ng bar natin. Si Corina ba ang magpo-promote? Umiling ito. Hindi makakarating si Miss Corina Alcantara, kaya magpapadala siya ng mga model. Nakita niya ang pagka-excite sa mukha ni Cole. Kulang na lang ay maglaway ito. Sa bar sila magpo-photoshoot. Ano namang pakulo ni boss? Hindi ko alam, pero magandang naisip niya. Napailing na lang siya. Sige na, baka hinihintay ka na roon. O siya, magpalit ka na ng damit mo at baka isipin kung bakla ka na. Suminghal siya. Shut up! Natatawang umalis si Cole. Siya naman ay nagmadali na upang makapasok. Pagdating niya sa bar ay sa dalawang babae na nakapangloob lamang nakasuotan kaagad na tuon ng kanyang mga mata. Hindi naman sa natatakam siya, kundi dahil sa hindi niya alam kung bakit ganun ang naisip ng boss nila. Gayong hindi naman sila commercial brand. Bar lang sila. Oh, Norman! Narinig niya ang pagtawag ng kanyang boss. Mabilis itong lumapit sa kanya kasama ng isang lalaki. O bakla, na sinusuri ang kabuuan niya. May abs ka ba? Napakurap siya. Bakit? Tinatanong ko kung may abs ka. Ang boss naman niya ay iniangat ang kanyang suot na t-shirt. Lumuwa ang mga mata ng bakla. Ay bongga, may abs. Pwede. Bumaling siya sa boss. Naguguluhan. Anong pwede? Gusto kasi ni madam na may lalaki sa gitna ng dalawang babae para hindi lang lalaki ang ma-attract natin. Anong ibig mong sabihin? Ang slow. Singit ni Cole. Nasisiyahan sa nangyayari. Ikaw ang isa sa magiging model. What? Tumango ang tatlo. Boss Norman, sa lahat ng lalaking bartender, ikaw lang ang may appeal. Tinuro nito ang sarili. Gwapo rin naman ako, pero hindi pa kumpleto ang abs ko. Wala pang kurba ang biceps ko at hindi pa lalaking-lalaking datingan ko. Kaya akong prinisinta mo? Tumango si Cole. Oo, boss. Dali na. Para makaboso naman kami dun sa dalawa. Binatukan niya si Cole. Sira ulo. Singhal niya saka bumaling sa boss niya. Hindi ako pwede. Saka hindi naman ito ang naisip kong magpo-promote ng negosyo mo. Ibang promotion. Ito nga ang naisip ko. Maglalagay tayo ng advertisement sa labas na ikaw at ang dalawang yun ang modelo. Lumapit ito at bumulong. Nakikita mo ba ang isa sa dalawang modelo? Sikat yun sa pagiging pornstar. Tsak na marami tayong magiging suki. Sa pagkakaalam ko, hindi tayo nag-a-attract ng customer na L lang ang hanap.
Ang gusto ko sanang i-promote sa bar ay ang bagong lasa at pangalan, tulad ng ginawa ni Louis sa kanyang bar. Iba naman tayo. Hindi lahat ng customer ay gustong makakita ng nice na katawan. Nandito na tayo, Norman. Itong magandang promotion. Unique at hindi nang gagaya. Ani to. Saka ha, yung mga iniisip mo kapag nakaangat na tayo. Napabuntong hininga siya. Mukhang wala na siyang magagawa dahil planado na ng boss niya. Pero bakit siya ang kailangang maging modelo? Okay, but I don't want to be your model. Serious face, Norman. Utos ng photographer sa kanya. Kunwari ay sinesadyus mo ang camera sa isang tingin. Okay. Maingat siyang napabuntong hininga. Hindi niya akalaing mapapapayag siya ni Cole sa kalokohan nito. At hindi niya akalaing huhubad siya at magsusuot ng ganung uri ng brief. Sa tanan ng buhay niya, wala pang ibang tao na nakakita ng hubad niyang katawan, maliban sa mga babaeng nakasiping niya, maliban kay Harleen. Ngayon ay nasa harap na siya ng maraming tao. Wala namang kaso sa kanya kung ipakita niya sa mga itong katawan niya. Proud siya sa kanyang katawan. Pero nag-iba na ang lahat ngayon. Napasinghap siya ng maramdaman ng paghaplos ng malambot na kamay sa kanyang abs. Ang ulo nito'y sumandal sa kanyang dibdib. Ang isa nitong kamay ay nasa likuran niya. Norman, hawakan mo ang bewang niya. Ha? Hawakan mo ang bewang ni Pam. Napalunok siya. Marahan niyang hinawakan ang bewang ng babaeng nakayakap sa kanya. Okay, Alisa, umupo ka at yumakap ka sa hita niya. What the? Sumunod ang babae. Iluhod mo lang ang pang-upo mo. Okay, tugon ng babae. Isandal mo ang ulo mo sa kanyang hita. Okay, napalunok siya. Ilapit mo sa gitnang parte. Okay, kaunti na lang ay nasa pagkalalaki na niyang mukha nito. Norman, huwag kang matense. Serious face. Give me your seductive pose. Sa mga oras na yun ay gusto na lang niyang kumawala. Pakiramdam niya ay may matang nakatingin sa kanya at anumang oras ay sasakmalin na siya. Wala sa sariling naigala na niyang kanyang paningin. Ganun na lang ang paggabog ng dibdib niya nang makita si Harleen na may talimang tingin sa kanya. What did I do this time? Plano sanang ayain ni Harleen si Norman sa wedding party ng kanyang pinsan. Kaya naman maaga niyang tinapos ang lahat ng kanyang gawain upang puntahan ito sa bar dahil track na may trabaho ito. Ngunit pagbaba niya sa kanyang kotse ay tanging close ang sumalubong sa kanya. Ngunit bukas naman ang pinto. Kunot noo siyang pumasok at bumungad sa kanyang mga empleyadong nagkumpulan sa isang lugar. Kanya iyong sinuri at halos lamunin siya ng inis nang makita roon si Norman. Tanging brief lang ang suot habang yakap ang isang babae. Bigla ay umusok ang kanyang ilong. Matalim na tinitigan ng binata. Kusang lumakbay ang kanyang mga mata nang makita ang pagpwesto ng babae palapit sa hita nito. Ang isa naman ay nakasandal ang ulo sa dibdib. Mukhang nag-e-enjoy ang lalaki. That brute? Mahinang singhal niya. Mukhang nakalimutan na nitong kanilang kontrata. Mga lalaki talaga. Kapag babae ang kasama ay nakakalimot talaga. Yun ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw niyang mag-asawa. Masasaktan lang siya. Ang swerte naman ni Norman, no? Bulong ng isang empleyado sa kapwa nito. Hindi alintana ang presensya niya. Sana may ganyan na rin akong katawan. Ano ba kayo? Suway ni Cole. Si Boss Norman kasi maalaga sa katawan, kaya hindi lumalaki ang tiyan. Kayo kasi kapag may pera, inom ng inom. Nagsalita ang hindi umiinom. Napangiwi siya nang makitang itinaas ni Cole ang damit upang ipakita ang tiyan. Wala siyang nakita na kahit na anong abs rito. At least walang tabs. Napailing siya sa kabumaling sa mga nagpo-photoshoot. Hindi na niya kailangan pang magtanong. Kagagawan yun ang pinsan niyang si Corina. Marahil ay tingin nito na makaka-attract ng customer ang hubad na katawan ng babae at ni Norman. At iyon ang naisip nitong taktika. Seriously? Nakita niyang paglibot ng mga mata ni Norman sa paligid hanggang sa dumako yun sa kanya. Nakita niya kung gaano ito nabigla nang makita siya. Pam, idikit mo pa ang katawan mo kay Norman. Utos ng photographer. Like this? Lumapit ang babae. Ang dibdib nito ay halos ipagduldulan na sa dibdib ng binata. Bigla ay namutla si Norman. Nawala sa kanyang atensyon nito. Nagtagis ang bagang niya. Sa mga oras na yun ay nakakapang-usok na ang eksenang yun. At hindi niya alam kung paano niya makukuha ang binata. Wala sa sariling inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Dumako yun sa stylist na pinapanood ang photoshoot. Naglakad siya palapit sa babae.
Excuse me? Yes, ma'am. Kurap nitong tanong. Hindi alam kung anong pakay niya. I am also a model. Oh, talaga? Naglandas ang tingin nito sa kabuuan niya. Ano po ang name? Bibihisan mo ako o tatadyakan kita palabas ng bar na to. Banta niya, dahilan para matakot ang babae. I am not joking. Sige po, ma'am. Iginaya siya nito sa isang upuan. Tinawag ang hairdresser at makeup artist upang ayusan siya. Tinanggal niya ang eyeglasses niyang suot. No need to do my hair. I don't like a heavy makeup. Pakibilisan. Aligagang kumilos ang mga ito. 5 minutong natapos ang makeup niya at sinuklayan lang siya ng hairdresser. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ng stylist ang pares ng bikini na kanyang isusuot. Hihintayin na lang ho namin kayo, ma'am. Mabilis niyang kinuha yun at nagtungo siya sa makipot na toilet upang doon magpalit. Napabuga siya ng hininga nang makita ang kabuuan niya sa maliit na salamin. What am I doing? Naguguluhang aniya. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Ang tanging nasa isip lang niya ay kanyang binata. May kontrata sila at dapat yung sundin ng binata. Hindi na mahalaga kung hawak lang ang ginagawa ng mga ito. Pero ang kanya ay kanya. Walang sino man ang pwedeng humawak o umangkin. Right, Harleen. You aren't being territorial. You're just following the contract. Kausap niya sa sarili, sa kataas noong lumabas ng banyo. Kumuha siya ng manipis na shawl upang itabing sa kanyang katawan. Sumalubong sa kanyang stylist at pinasuot ang 4 inches na black heels sa kanya. Makikita ba to sa camera? Pagtataray niya. Kasi po ma'am, ano po? Inirapan niyang babae at hindi isinuot ang binigay nito. Naglakad siya palapit sa 3 magkakayaka. Umugong ang singhapan sa paligid. Dinig niyang mahinang sambit ng iba sa kanyang pangalan. Dahil doon ay nakuha niyang atensyon ng 3. Ngunit kay Norman siya nakatingin. Lihim na nagdiwang ang kanyang kademonyahan nang makita ang pagkamangha sa binata. Napalunok pa ito at pinasadahan ang tingin ng kabuuan niya. Nakikita niya kung paano maapektuhan ang binata. Naroon na rin naman siya ay nilubos na niya. Nangaakit niyang hinubad ang shawl saka iyon binitawan. Animoy isa siyang beauty queen, nararampas sa paglakad palapit sa mga ito. Nangaakit ang kanyang tingin at kunwaring inayos pang buhok na tumabing sa kanyang dibdib upang makita ang kabuuan niyon. Kahit pa naikubli ang kanyang katawan sa mahabang panahon ay wala sa mga parte niyon ang ikinahiya niya. Bagkus buong pagmamalaki niyang inirampang magandang hubog ng kanyang katawan. Magmula sa kanyang kurba, sa mayaman niyang dibdib at maakit na hita, hindi niya yun itinago. Excuse me? Taas kilay na sambit ng isang babae. As far as I know, 2 model lang ang nahire ni Corina para rito. Who are you? Matamis siyang ngumiti sa babae ngunit sa loob-loob niya ay gusto na niya itong ingudngod sa sahig. Unlike you, I work for free. And as far as I know, I am the one who is paying you. So you better know your place. Kung ayaw mong ipakalagkad kita palabas rito. Inis na napamaang ang babae. Who the hell are you? Bago pa man siya makapagsalita ay lumapit ng may-ari ng bar. Ma'am Harleen, ano hong ginagawa niyo rito? Bumaling siya rito. Pagkatapos nito, mag-uusap tayo. Nananakot ang kanyang tinig. Dahilan para matinag ito. Bumaling siya sa photographer. Shall we? Aligaga ang mga ito. Siya naman ay bahagyang tinulak ang babae na kanina ay nakaupo at halos halikan na ang pagkalalaki ng binata. Tumabi siya sa binata at pinilit na ngumiti. Enjoying yourself? Anong ginagawa mo? Getting this done so I can kick your balls. Singhal niya. Gustong-gusto mo talaga nilalandi ka, no? Mamaya na tayo mag-usap. Right, at isasampal ko sa iyong kontratang pinirmahan mo para malaman mo kung anong kasalanan mo. Angil niya. Inis siyang tinalikuran ng binata. Lumapit ito sa isang babae. Alright guys, tulad ng dati. Harleen! Bumaling ang photographer sa kanya. Sa likod ka ni Norman. And why is that? Mataray niyang tanong. Kasi po ma'am, wala pong room para sa 3 babae. 2 lang po kasi. Napakamot ito. Ewan ko nga po at bakit pa niyo kailangang sumingit. Inis siyang napamaang. Ang isa niyang kilay ay nakataas. So tingin mo, sumingit ako? Harleen. Awat sa kanya ni Norman, pero hindi niya ito pinakinggan. Hindi naman po sa ganon. And who the hell did suggest this dumb idea anyway? Tanong niya.
Ang lahat ay nagpalipat-lipat ng tingin. Sa tingin nyo, sa ganitong bagay kayo makaka-attract ng customer? Hindi umimik ang photographer. Napapahiya itong napatungo.